Nah, nakakahadya sa ating pagsamba sa ating pagbubuo natin ng ating Panginoon. Sorry po sa mga nakasalanan. Darating po ang panahon na ang kalaman ay lalago. Isa sa mga hula po ng ating mga kumpleta na kung saan lalago ang kalaman ng mga tao. At hindi po natin masahin kung ano po magiging epekto sa paglago ng kalaman ng mga tao. Pwede positive or negative. Tutunghayin po natin ang positive. Ano po? Sa paglago ng kalaman ng tao ay marami pong matuklasan. Sa paglago ng kalaman ng tao ay marami po tayong matuklasan ng mga bagay na ito'y magagawin po natin sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Ito sa paglago po ng ating kalaman ay atin po magamit ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kunwari na lang, tayo ang ating kalaman ay natuklasan natin sa pag-awit. Sa ganung paraan, tayo po ay makapaglingkod po sa ating Panginoon. Subalit ang negative na ito po sa paglago ng ating kalaman ay ito. Kung tayo po ay makapag-invento ng isang bagay tulad ng computer, ang sabi po ng banal na kasulatan, lalago ang kalaman ng tao at kung lalago ang kalaman ng tao, lalago din ang kasalanan. Ang kasalanan ay siya naging hadlang sa pagdating po ng ating Panginoon. Kung kaya ang Panginoon ay nag-aantay po sa atin hanggang ngayon, tayo na lang po ang inaantay ng Panginoon. Ilan niyo po? Ang Panginoon handa na gusto pumunta po sa atin upang tayo iligtas, upang tayo galing sa kanyang hinahanggagahan. Subalit, ang kasalanan ay siya naging dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay naghihintay pa rin. Ano po? Dahil sa paglago ng kalaman, ay lalago din ang kasalanan. Ano po ang connection ng mga teknolohiya sa paglago ng kasalanan? Yan po, di ba po? Kung bakit, alam niyo po kung bakit na-invento yung lahat-lahat ng mga teknolohiya ngayon? Dahil sa kalaman ng tao. At dahil sa paglago ng kalaman ng tao, lalago din ang kasalanan. Tingnan po natin. Noong panahon ay hindi ka basta-basta makapanood ng isang bagay na malaswa. Subalit ngayon, kahit isang minute na lang, saglit o kaya yung mga isang minuto lang, makakasilip ka na. Bakit? Dahil sa mga teknolohiya na kung saan na-invento lahat ng mga tao, umuundat ang kanilang pang-isipan po mga kapatid. Ano po? Dahil sa kasalanan ito, ang ating Panginoon ay namatay dahil sa ating kasalanan. Ano po? Kung minsan mga kapatid, ang nais ko kong i-promote po sa inyo, kung mayroon may time tayo, nalalago po ang ating kalaman, gamitin po natin ito sa gawain po ng ating Panginoon. Kung lalago po ang ating kalaman, nawa po hindi po magkaroon ng buwang na si Satanas ay makapasok po sa ating pag-isipan, kundi ang Diyos lamang ang naninirahan dapat sa ating pag-isipan po pang mga kapatid. Ang nais ko iparating po sa inyo mga minahal ko mga kapatid, dapat bawat minuto at oras po sa ating buhay ay dapat ang ating panahon at oras ay nakatuon lagi sa ating Panginoon, laging nakatuon sa pagpupuri po sa ating Panginoon, o kaya sa mga gawain po ng ating Panginoon, o kaya naman sa aktibidades sa lahat ng gawain po ng ating Panginoon, ay dapat po lagi ay nakatuon ang ating pag-isipan, oras at time sa ating mga kalakasan, ay dapat nakatuon po sa ating Panginoon. Darating po ang panahon, lalago ang kasalanan, subalit ang Diyos ay handa po mamapagpatawad sa lahat ng ating kasalanan. Halimbawa sa pagdating po ng ating Panginoon ay wala po maging handa sa kanyang pagdating. Ano po? At ngayon po ay pag